Abangan natin ang pagdarating ni Sir P. Matagal nila. Nandito na oh. Hi guys, welcome ulit sa ating channel. Meron tayong sita ngayon. Pag-uusapan naman natin ang buhay-buhay ng isa pa nating artist kasama natin sa grupo. I-guess natin. Kasi na sa inyay kaya nakitabi tayo ng highway. Mamaya, mapakilala ko sa inyo ang isang pangkatanduan sa artist mula sa aking grupo na Kamot. Eto na! Si Jaime Subion Jr. from Cap Cap San Andres Catanduanes, member ng Catanduanes Artist. Natuto akong magpinta noong high school ako. Isa akong journalist, cartoonist sa aming school, sa Cap Cap Journal. Isa akong artist doon na nanalo naman sa awanan nyo sa division hanggang nakarating ako ng regional. Doon sa regional na yun, malaking pagsubok ang nangyari dahil sa competition na yun, naiba yung aking pananaw. Nagkaroon ako ng trauma doon sa pagkikipaglaban. Hanggang sa nakalimutan ko na yung pagpipinta, kinalimutan totally, as in, kinalimutan hanggang napunta ko sa Manila. Hindi na ako nagsubok magpinta, pero marami ako nakikita nagpipinta, pero nawala na sa akin pang lasa yun na ang galing nila magpinta, pero sa akin totally nawala sa akin yun, nabura sa akin yung pangarap magpinta. Kailan ka bumalik sa pagpipinta? Nakabalik ako sa pagpipinta one time na ito si Angelin Subion. Bali, pinsan ko yan sa aking ama. Bali, siya ang nagpursigi sa akin na ipasok ako sa Catanduanes Artist, na sabi niya, bumalik ka para makasabi ako magpipinta. At yun nga, hindi ako nagdalawang isip na sundin siya. At doon ko nakilala si Sir P, na isa rin sa mga nagbigay sa akin inspirasyon ng pagpupursige na ipagpatuloy ka magpipinta. 2017 ako nagsimula magpinta, hanggang sa ngayon ipagpatuloy ko na aking pagpipinta. Uh,
Ang inspirasyon ko sa pagpipinta ay ang aking mga magulang at ang mga kabataan sa Katanduanes. Dahil marami ako ngayong mga kabataan na nangangarap katulad ko, kaya pinapagpatuloy ko ng aking kasanayan sa pagpipinta para ako ay makabigay din ng inspirasyon sa kanila. Kasi siyempre sino bang tao na hindi nakakailangan? Malaki ang naitutulong sa akin ng mga obrang ito, lalo na sa panahon ng pandemya. Una, yung nagkaroon ng bagyo sa Katanduanes, malakas na bagyo. Yun talaga, grabe, niisip namin kung saan kami hugot ng salapi ng mga pangailangan ng magulang ko. Pero sa awa ng Diyos, dito sa pagpipinta na to, dito ko talaga nahakot ang halaga para may pagpadala ko sa aking mga magulang. Kaya sobrang blessing talaga yung talentong ito. Talagang nagbigay talaga siya sa akin ng suwerte. Kasi talagang walang wala ka talagang mahuhutan. Kundi yung mga painting na yon na na-dispose ko, yun talaga ang naging ano namin, sagot sa mga pangangailangan na yon. Ngayong mga nagdaang pandemic, mas marami akong nagawang obra. Diyan si New Normal, at diyan, display ko lang yan, parang preference lang sa mga panapanahon na ito na nangyayari sa atin. Yung may display ko siya sa aming tindahan, para makaakit ng mga taong may mga nagtatanong, at hindi lang yon, may mga artist din na dumadaan dito. Umahanga naman sila sa mga gawa ko. Kaya sabi, doon, nagigikot sila mga kaibigan. Yung pagod ko sa araw-araw dito sa trabaho, pag may taong umahanga sa painting mo, doon, nawawala siya. Iba talaga yung painting, iba yung hatak niya, may energy siya. May energy siyang kakaiba. Para yung pagod mo, ano siya eh, nakakawala siya talaga ng stress. Alam mo yun. James, dagdag na mensahe. Sabi mo nga kanina, mayroong mga kabataan din ang tutuwa na nakikita yung mga paintings mo. So, ano pang dagdag na mensahe mo para naman sa mga kapwa mo artist? Ang masasabi ko sa mga kapwa ko artist, ituloy-tuloy nyo lang. Kasi nandun na yung kakayahan nyo magpinta eh. Hindi kayo pupukos sa isang medium, lahat ng emotion nyo ibubuhos ko dyan. Natanggap din ako ng mga commission ng mga painting, portrait, saka landscape, ano po, request lang po kayo kung anong gusto nyo po. Gusto kong magpa-commission po, pwede nyo po ako ipala sa aking Facebook, pangalan kayo sa Facebook, may dalawang Facebook po, Jaime Subyun Junior, saka yung itong James Padayaw. Bali may page din po ako, ang page ko ay Buhay Artist po. Makita niyo po yung ano ko dyan, yung picture ko, yung cartoons po yun. Gawa pa natin yun yan, ni Sir B, yun sa akin. Siya ang nag-edit. Tapos, may location pa ako dito po sa Padilla Canto, sa Kasirang Paluto. Mahanapin din po siya sa Google Map. I-search nyo lang po, Kasirang Paluto. Dito lang po ako sa Padilla Canto, Antipolo City po. Gusto kong pasalamatan ng unang-una po ang Katanduanes artist. Kasi talaga sila malaking bagay para sa akin. Pangalawa po, si Sir Joey Rodolfo. Bali po, iikot po tayo dito sa aming tindahan. Papakita ko po sa inyo yung pinaka-paborito ko pong painting. Halin po kayo. Hello guys. Ipapakita ko po sa inyo yung pinaka-paborito ko pong painting ko. Bali, ito po. Ito po yung painting na
pinaka-paborito ko. Siguro dahil sa isa kong ano, makabayan. Makabayang artist po. Bali, ito po, ginawa ko po ito nung panahon ng pandemic. Actually, tali po itong ano, na nangyari kung bakit ko ito naibenta. Itong ACL na ito, nakatayo ito, walang laman, walang nakapatong. Naligo pa ko, no, yung towel ko po, binato ko po siya dyan. Nung binato ko siya dyan, yan nga, nakasampa yung towel. Tapos, may nakita ko kakaibang obra. Kaya ito, nabuo. Yung towel, yan, naging siyang flat. At panahon ng pandemic, yan po, may mas siya, may salapi. Alaga tayong, ano, media. May ibang mga, yung, may mga luha. Mas kulay, rosas, ang kalangitan. Yan. Ngayon, ang pangalan ko ng painting na to, ang title po ay Buhay Artist, Bagong Pag-asa. Kaya siya po nabuo. Kasiram, Paluto, sa ang address pa namin ay sa may ano, Paliyakan to po at Tipuno City po. Dito nyo po ito makikita yung aking mga painting, yung mga luto po namin, mga ihaw, nandyan po. Kaya, maraming salamat po. Bye!